Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po. Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verses 24 hanggang 25. Ulitin ko po. Sorry po. 1 Corinthians chapter 9 24-25. Sabi po ganito. Do you not know that in a race all the runners run but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in a games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasang ito ng kanyang mga salita na atin pong pag-aaral. Alam niyo po mga kapatid, sa mahabang panahon na po ng pagiging pastor, ay marami na po akong nabit na mga Kristiyano. No? Iba't ibang mga Kristiyano. May Kristiyanong Pilipino, may Kristiyanong ibang lahi, iba't ibang uri po sila. Pero alam niyo po, sa iba't ibang uri ng mga Kristiyanong ito na akin na pong nakilala, meron lang pong dalawang kategorya ng Kristiyano. There are only two categories na po nahahati po sila sa dalawa. Ang unang Kristiyano, yung tinatawag na carefree and unconcerned. Sila yung mga tinawag na Christian pero wala silang interes sa kabanalan. Ang kanilang paniniwala kasi, Kristiyano na ako, pupunta na ako sa langit. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta ako, alam ko, Kristiyano ako. Yun yung isa. Ikalawa naman, yung mga Kristiyano seryoso sa kanilang buhay, Kristiyano. Sila yung mga Kristiyano namumuhay sa kabanalan at nagsusumikap na maabot yung mga bagay na gustong ipaabot sa kanila at ipagawa ng Panginoon. Alam niyo po, sa dalawang uri ng Kristiyano ito, magkaibang epekto. Yung carefree and unconcerned, sila po yung nagsisilbing katikisuran, sila po yung mga hindi nagkakaroon ng impact sa buhay ng iba, at sila yung mga Kristiyano na hindi masarap kasama. Pero merong ilan, may mga mananampalataya who made a lasting impression. No? Ako bilang pastor, may mga Kristiyano sa loob ng church na pinasalamatan ko talaga. No? At alam niyo po kami mga pastor, palipat-lipat po kami ng destino eh. Pero may mga tao sa loob ng simbahan na nadestinuhan ko na talagang nag-iwan sa akin ng lasting impression. Nahinangaan ko ang mga buhay dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang kabanalan, at yung buhay nila ay nakakreate ng impact hindi lang sa ministeryo ko, kundi sa buhay ng iba. Yun ang difference between the two. Yung isang buhay ay makakatisod, hiwalang inspirasyon, nagiging dahilan para yung iba ay huwag magpatuloy, o yung isa naman na buhay na nakapag-iiwan ng lasting impressions at nagiging encouragement sa marami. Ewan ko po kung narinig nyo na yung kwento ng rabbit at saka nung fox. Po. Alam niyo po, the fox saw the rabbit and the fox decided to want to eat the rabbit. So, ang nangyari po, nag-abulan sila. So, the rabbit saw the fox and he decided to want to live because oras na nahuli siya, kakainin siya. Almusal lang aabuti niya. So, the rabbit saw the fox and decided he want to live. Magkaiba yung role, magkaiba yung goal ng kanilang pagtakbo. The fox want to eat and the rabbit want to live. They both run. Eventually, yung fox na pagod, he got tired and gave up, deciding that the meal wasn't worth it. It wasn't worth running. It wasn't worth chasing the rabbit. So the rabbit got away with his life and was so relieved that he didn't even notice how hard he'd been running. So the fox was running for a meal, but the rabbit was running for his life. Anong difference? The difference between these two is the difference between this story is the difference also between the carefree
and the serious Christians. Apo? The carefree believers is the same difference as between the rabbit and the fox. One runs for a meal and the other runs for his life. One has a low goal of obtaining some temporary pleasure and nourishment, while the other has a much bigger goal, and that is to survive. Alam niyo po, the serious Christians are the ones who live like they are trying to attain something. They run hard and they press unto Jesus. Sino yung mga tao na kapag dumating ang may hirap na karanasan ay hindi titigil ng pagtakbo? Sila yung mga mananampalatayang magpapatuloy, samantalang merong mga tao na kapag dumating ang pagsubok, titigil, magrereklamo, madi-discourage. Sila yung ang goal at ang layunin ng paglilingkod ay temporal like the fox. Nakuha niyo po? Yung mga seryosong Kristiyano, hindi sila mapapahinto sa takbuhin sa mga discouragement ng buhay. Hindi sila titigil sa mga kawalan ng suporta ng iba. Hindi sila titigil kahit na mahirap at walang katuwang, because their goal is on a much higher level. Nakuha niyo po? Sila ang mga taong lilinisin ang kanilang buhay sa mga karumihan, hindi papatol sa mga dishonest gain, at maglilingkod sa katapatan ng kanilang buhay. This is how we should all live. Sometimes we call the Christian life a walk with God. The more biblical term is a race. Yan po yung madalas na comparison eh. Ang buhay Kristiyano ay takbuhin. Ngayon, kumusta ang buhay? Kumusta ang ating takbuhin? May mga nagpapahinto ba ngayong araw? Anong karanasan ng tila nagbibigay ng discouragement? Sapat ba ang mga bagay na nararanasan ngayon upang malimutan na mahaba pa ang takbuhin na dapat marating? Kapatid, habang may buhay, takbo pa. Huwag titigil. Apo, nakatingin si coach. Nag-encourage si coach. At ang sabi niya, keep on keeping on. Siguro pa sagutin natin mabilis. How to run the race well? How can we run the race well? Alam niyo po, sa aklat ng Hebreo, binanggit ang isang talata. Ang sabi po, dalawa, Hebrews chapter 12, 1 and 2. Ganito po ang sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ito ang paglalarawan sa buhay Kristiyano. Ang Panginoong Hesukristo ang halimbawa natin, kaya ito ang gustong ituro. So ano po raw ay tinuturo ng mga talatang ito? In order to run the race well, one, let us remember the cloud of witnesses. Yung po yung binabanggit sa Roma, sa Hebrews 12:1. So, let us remember the cloud of witnesses. Ano ba itong cloud of witnesses na ito? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. When an ancient sprinters, yung mga mananakbo nung ancient times sa Greece ay nakapila po para tumakbo, mga runner, sila po ay pinapalibutan, yung buong arena ay punong-puno ng mga spectators. No, katulad din po yun ng mga sporting events sa panahon natin ngayon. At ang mga tao, nakatayo, nakasuot ng mga puti, nakasuotan, at pagtiningnan po sila sa ibaba, para silang mga clouds. And that is what it's like for us in our race too. We're not the only ones to take this journey. People have run this way before. Sa Hebrews 11, mga kapatid, ito po yung tinatawag na Hall of Faith. No? Hall of Faith, ibig sabihin, talaan ito ng mga pangalan ng mga taong nagsipunang nagsitakbo. At ano po ang mga paglalarawan sa kanilang uri ng pamumuhay, sa kanilang uri ng pagtakbo? Mga nagsipagtagumpay po sila. Hindi sila perfecto, may mga flaws, may mga kahinaan,
may matigas ang ulo, merong maiinitin ang ulo, may magagalitin, may mga may problema sa babae, yung iba hindi na nampalataya nung una, iba't iba. May mga duwag. Pero ano po ang nakasulat po doon sa Hebrews chapter 11? Nung napagtagumpayan nila ang mga bagay na ito, sila po ay naputungan ng korona ng pagtatagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Our spiritual ancestors such as Abraham, Noah, they answered God's call and sent out to race that was set before them. Their example gives us an encouragement. Di po ba? Yung mga tumatakbo ng buhay pananampalataya, nagsisilbing ehemplo sila. Mga patay na nga, nangungusap pa sila. So ganito rin po dapat ang buhay natin. Let us do run the race seriously. And we will run the race by thinking this cloud of witnesses. Ano pong ibig sabihin? Many people are watching us. Kung hindi man nagmamasid ngayon, sina Noe, sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob, at kung sino-sino pa yung mga nakatala doon sa heroes of faith na ito, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, sa panahon ngayon, may mga clouds of witnesses na nanonood sa inyo. Ang maliliit na mga matang nagmamasid, katulad ng inyong mga anak, katulad ng mga taong umaasa sa inyo, yung mga kapatiran sa loob ng simbahan, ang inyong mga tagapangunatang kapatiran ng iglesia. They serve as the cloud of witnesses. They are watching your running. Dalawa pong pwedeng idulot ng kanilang pananood. Madisappoint. Ano ba naman hika yan? Ano ba naman takbo yan? Or they will be encouraged. At sasabihin nilang, sige pa, kaya mo yan. Nandito lang kami. We are cheering you. We are cheering on you. Di po ba? Christians are meant to make this journey together and we're much stronger when we do. Seeing the powerful example of faithfulness around you can give you the courage to go on and the courage you need to charge ahead. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang nakakapagpahina ng kalooban ng mga mananakbo, yung ang pakiramdam nila, sila lang ang tumatakbo at walang nag-i-encourage sa kanila. Kaya po napakalaki ng lamang ng home court advantage. Hindi niyo po ba napapansin niyo sa mga sports game? Ang laki ng lamang ng home court advantage. Lamang ng home court advantage. Di ba redundant yun? Anyway, lamang yung nasa home court. May advantage yun kasi nandun yung mga tao na nagchichir sa kanya. Kahit anong pagod niya, kahit anong hirap niya. Dahil malakas yung sigaw na sige pa. Hindi po ba? Pero tayo, magpatuloy tayo sa ating pagtakbo. Kasi alam natin, hindi man natin nakikita, hindi man natin alam, maybe somebody is watching you. Amen? So, para magpatuloy sa takbuhin, remember the cloud of witnesses. Pangalawa, throwing off the sin that entangles us. Hebrews 12:1b. Sabi ron, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. If you're to run along the right path, we cannot do so if we are constantly tripping. Kung gusto mong tumakbo, inihahanda po yan. No, ang pagtakbo. May proper gear sa pagtakbo. May tamang sapato sa pagtakbo. Hindi po pwedeng pangtakbo ang combat shoes. Hindi po magandang pantakbo yung, ano tawag doon? Yung safety shoes. May bakal yun. So ano pong binabanggit dito? The writer of Hebrews described it this way. Tanggalin natin yung mga sagabal sa pagtakbo. In the sporting events of the ancient world, competitors usually run in much more natural way than athletes do today. Kung ano yung suot nila, yun lang yung ginagamit nila pagtakbo noon. Walang sporting shoes, walang sporting socks,
walang sporting wear. Kung ano lang yung kasuotan. So, ang ginagawa lang nila, itinatali lang nila yung kanilang mga kasuotan para wag makasagabal. Maraming tinatalian ng lubid o kung ano man para hindi nagwawagayway pag ikay tumatakbo na. Because kung hindi gagawin yun, the runner would get tangled or matatalisot at dadapa. So sa buhay Kristiyano, let us run. Ganun din naman po. No? Sa buhay Kristiyano, race isn't much different. It's the same. We cannot run very well if we were bound up in the snares of something. Especially the snare of sins. Those things that seems so satisfying in the moment can take our eyes off the prize. And instead of keeping our eyes fixated on the prize, it was fixated on the temporary thrills. Hindi po ba? Mga kapatid, sabi ng sumulat ng Hebreo, let us run the race, let us throw everything that hinders us. At ang binabanggit niya rito ay ang mga kasalanan. Sabi po na Romans 8:13, for if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Tandaan po ninyo, life works best when we follow God's word and obey His commands in the Bible. He didn't give us those commands to trap us, but to free us to run our race with endurance. When we do so, our true goal comes into view. Amen? And the last, para magtagumpay at mahusay na makatakbo sa buhay Kristiyano, ang challenge, let us look upon Jesus. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. While we glance at the crowd, while we look at the witnesses around us, and we may throw off the things that tangles us, our ultimate encouragement will be the prize. And the prize is those who live by faith will the prize that we need to look upon is the Lord Jesus himself and his salvation. Amen. So siya nagkakabulbulol ako. Pag ganito po ang topic, excited ako. At the beginning of the race, Jesus may seem far away from us. He is on the distance because he is the prize. We know him through the gospel account of Matthew, Mark, Luke, and John. We've heard how he has changed our lives, but our race is still new. New every morning. Before long, however, we realize that the prize is waiting us. It is the Savior of our soul. At siya yung mukhaan nating makikita sa dulong bahagi ng finish line na magsasabi sa ating, well done, my good and faithful servant. Kaya takbo pa. As we run and keep our eyes on Jesus, God works on us, making us more and more like His Son. And ultimately, He will bring us to our long-awaited reward. Philippians chapter 3:14, ay sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So mga kapatid, takbo pa mo. Run the race that is set before you, but run it with the hope that God wants you to have in Christ. Amen? So literally, this is my challenge for you this morning. Run pa more physically, and run pa more spiritually. Amen? Huwag pong titigil, magsusuko, magpatuloy sa takbuhin. Kahit o minsan nakakapagod, no? Sabi po ng Pastor Dan Binta, do run the race seriously while we are surrounded by the clouds of witnesses. That is true. Amen? So, tayo po ay lumapit sa Panginoon, magpanalanginan,
At idulog natin sa Panginoon ang ating pong mga pangangailangan. Pero po, ang talaan dito, alam niyo po, ito yung panakaraang Wednesday. Sabi po ni kapatid na Miriam Narciso, continuous healing. Prayer po ni Ate Marie Cruz, ang kagalingan, ang kamay at paa ni Sander. I hope Sander is now okay. Panalangin din para sa patuloy na kagalingan sa kapatid ni Pastor J. Gayas na si Thelma Gayas. I hope totally makarecover na si Thelma. Nagpapasalamat din po tayo sa patuloy na kagalingan ni Nancy Santos. Ganun din po, panalangin ni Nanay Elong Santarin, yung kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Panalangin din para kay kapatid na Glenn sa patuloy na pagtatrabaho at kalakasan. Si Ate Telly Hernandez at ang kanyang pamilya, sila ay mga frontliners, mga health workers. Panalangin natin ang kanilang kagalingan. Si Kuya Nestor Sinpuente, patuloy po nating idulog sa Panginoon. Patuloy pag-iingat sa sambahayan din ni May Atanasio. At si kapatid na Marilyn Gatchalian Lumage, ang kanyang pamilya sa Bulacan. Si kapatid na Tita Ponelas Castillo na nasa New York, ingatan sila ng Panginoon. Ganun din yung si Christine si Cyril Migrino sa kagalingan, at ganun din yung si Rich Faith. Sama rin natin ang kanyang kagalingan. Mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay meron ding mga kahilingan. Si Ate LB Paredes, ilapit din natin sa Panginoon. Si Ate Mayet Rodriguez, si tatay ko po, si Tatay Boy. Ganun din po ang aking may bahay, patuloy pong kalakasan. Yung mga may karamdaman pa, nakilala po ninyo, sa pagsamasamahan po natin na ilapit sa Panginoon. Sabi po ni Ate Mirna, Pastor, thank you now. My husband will send the facilities to do quarantine. May big improvement na rin po sa kanyang coronavirus. So, salamat po sa Panginoon. Sana po totally ay gumaling si Kuya Nestor at makauwi na siya sa kanyang pamilya. So, kumusta po at pag-iingat sa inyo, mga kapatid. Dalangin po rin natin yung mga may edad na nating mga mahal sa buhay. Yung aming si Kakang Lole, patuloy pong kalakasan. Si Nanay Engay Hinido, si Nanay Tateng Sarial, si Kuya Van, si Ate Delia Magkawa, si Tatay David, si Nanay Honor, at si Ate Nita. Hindi ko alam kung nakauwi na po, dumating ba kagabi si Ate Nita at si Nanay Honor. Hindi ko po alam. I hope makabalik na sila ng ligtas dito sa Winnipeg. Ganon din po si Kuya Ikoy at si Ate Gaying, si Nanay Anchang at si Tatay Bitoy. Patuloy pong pagpalain itong mga mahal ko sa buhay. Si Nanay Puste, parede, sana po ay patuloy siyang nasa kalakasan. Mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Ayan. So, si Kuya Pedro De Castro ay dinadalangin din natin. So, kung meron pa ho akong nakalimutan, I hope ay isama na lang po natin sa pagtulog sa Panginoon ngayong umaga. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pupuri kami sa iyong kabanalan at sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Kinikilala namin na ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Panginoon na lagi nang nakasubaybay sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na dinanasa mo na kami magpatuloy at magtagumpay sa takbuhin ng buhay. You are counting on us. Pero Lord, inaamin namin mahina kami. May mga pangangailangan kami sa buhay. May mga kahinaan kami na kailangan naming pagtagumpayan. At magagawa lang po naman namin yun, alam namin, kung sasamahan at gagabayan mo kami. Panginoon, ikaw po ang aming tulong. Ikaw po ang aming patnubay. At sa oras na ito, ikaw ang aming dinudulugan ng lahat ng concern sa buhay namin. Yung mga pangangailangan namin araw-araw, yung mga bagay na pantugon sa aming pangangailangan. Ama, hindi po kami nagde-demand, nakikiusap lang po kami. At kung kalooban mo po ang mga bagay na ito, sana po naman ay pagkaloob mo. Magiging kagaangan sa amin kung magiging katugunan ang mga
tatanggapin sa mga hiling ng aming mga puso. Tulungan mo ang pangangailangan, Panginoon, huwag mo kong pagkulangin ang hapagkainan, lalo po ang mga kababayan kong Pilipino. Ama, hayaan mo pong maramdaman nila na ikaw ang siyang katugunan sa mga pangangailangan, hindi ang pamahalaan. Kung nakakatulong man ang mga ito, ay ikaw ang amin pong sinasandigan at pinangahawakan, na alam po namin na sa lahat naman ng sandali ay hindi mo kami pababayaan. Aking pong pinupuri ang iyong pangalan at pinasasalamatan sa lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay ngayong umaga at purihin ng Diyos sa inyong pong mga buhay. Hang on lang po, kapit lang po, matatapos din po lang yan. Kaya nga po, sa mga mahirap na sitwasyon, pinaghihiwalay po dyan talaga kung sino ang tunay na nananampalataya at kung sino yung kunwa-kunwarian lang ang pananampalataya. So I hope we will continue to serve the Lord. Good morning, Ate Jindy Inosanto. Mula po sa Lidok yan, magpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po, Ate Nelia and Kuya Rene Fernandez mula po sa Amerika yung mga yan. Si Ate Bel Cuenca mula po yan sa Tansaluma. Si Concordia Cunanan, hindi ko po alam kung tagan saan sila. Magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Heidi Mejia, taga Winnipeg po yan. Yan po ang pangulo namin ng kababaihan. Ate Heidi, sayaw pa more. Ganon din po kay Ate Vicky Di Guzman at kay Kuya Efren Di Guzman. Yan po ay mga mahal kong mga kapatid na yan. Marami pong salamat sa buhay ninyo. Salamat po sa inyong mga pagmamalasakit. Mabuhay po kayo, Kuya Efren at Ate Vicky. Ganon din po kay Pauline Broa, si Pauline from Cavite City, Ate Joyce Pakinggan from United States sa California, ang atin pong General Treasurer, ang atin pong Pastor Daniel Pinta mula po sa Bulacan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Philip Punsalan sa Almansa, Las Piñas. Si Ate Marie Cruz, dito po yan sa Winnipeg. Magandang araw po. Si Ate Nelia Ramos from the States sa California. Si Pastor Nick Galang mula po sa Mindoro. Ayan, si kapatid na Raquel Arevalo Bayo mula po yan siya po ay sa Anabuyatan, si Raquel. Ayan. Si Ate Mirna Sinfuente, yan po ay nasa Amerika din. Si kapatid na Josephine Reyes, sa Cavite po yata si Ate Josephine. Si Ate Neneng Sintos, yan sa Cavite rin. Si Ate Judith Advincula, yan po ay taga Winnipeg. Yan. So pinapakilala ko po yung mga yan kung taga saan. Ito po, kaibigan ko po ito nung bata pa, si Benji San Gabriel. Yan, kumusta na kapatid na Benji? Yan, siya ay nasa Maynila, Caloocan. Yan, si Eric Pillarina. Eric, magandang araw. Nasa Winnipeg po ito. Si Kuya Dol sa Pinoso Paredes. Nasawa po siya ni Ate Elvi. Sila po ay nasa Pasong Santol yata sa Imus. Magandang araw po sa inyo. Si Gina De Castro. Yan, Ate Gina. Nasawa po yan ng akin pong pinsan. Si Kali Niebo. Magandang araw sa iyo. Si Ate Obi at si Kuya Pete Hinido. Yan, nandito po sila sa Winnipeg. Magpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Ayi Sinfuente at Vincula. Yan, nasa California rin po yan. Ay, di yata California. Sa Amerika din po. Si Pinsang Randy Reyes. Yan, ito naman ay nasa Paliparan. Yan, si Pastor Ernie Angustia. Siya po ang pastor ngayon ng Dasmariñas. Masipag po yung pastor na yan. Nakikita ko po sa Facebook yung kanyang mga daily devotion. Pagpalain po kayo, pastor. Si Dean Paredes, dito rin yan sa Winnipeg, at si Ate Elizabeth de la Cruz. Yan, magandang araw po sa inyo. Si Ate Estelita Tibayan, ayan, yan po ay nasa Lumil. Magandang araw po. Si Bernadette Causaren ay Bukal. Ayan. Tama na sa Bukal pa ito. Hindi, si Bernadette. Nasa ako pala ito ni Rowley. Nandito na po ito sa Canada, nasa Yorkton. Si Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa Imus. Kuya Eric Maynes ng Silang. Si Tita Ponales Castillo, siya po ay nasa New York. Si Lorna Gamier, nasa Middle East. Si Erwin ay nasa Las Piñas. Magandang araw, Erwin. Ate Beying, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ani Poste, patuloy kayong
palakasin ng Panginoon at I hope ay magkaroon pa kayo ng mahabang buhay. Ate Joyce, pakinggan, magandang araw. Si Ate Delia at si Kuya Van Maggawas, si Ate Stella Sarmiento, patuloy po naman na idalangin natin yung pamangkin ni Ate Stella na maging okay na. Magpalain po kayo ng Panginoon. Si Princess Gahida, yan, sa Saudi Arabia, yan, si Princess Gahida. Hindi po siya Filipino. I don't know kung naiintindihan niya ako, pero tinatranslate po siya ni Lorna Gamia. Si Kuya Nick at si Ate Betty Bautista ng Buhay na Tubig, yan, sa Tansang Luma. Si Ate May De Guzman Atanasio ng Winnipeg. Yan po ang may-ari ng ano ba tawag to? Ng Canada Goose. Yan. Good morning, Ate May. Pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din po si Johnny Encabo. Yan. Si Onay. Yan. Encabo. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Si Yai at si Pastor Alan Estrellado. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Marami po akong dinabate yung mga nakalampas na umanin nyo na. No? Kaya maganda ho, pag lumitaw kayo, yan, nasa kalagitnaan na po ng video, mag-comment po kayo kasi po yung kalahati lang po yung mga nasa ibabaw, hindi ko po nababasa. Ang sikreto, mag-comment po kayo para makita ko na yung pangalan ninyo. Ayan. So, ayun po. Anyways, hindi naman ang mahalaga kung mabati ko kayo. Hindi. Importante po ay yung mensahe na napakinggan. Ayan. So, again, thank you po mga kapatid sa pagsubaybay. Tuesday morning po dito sa Winnipeg. Mamayang gabi, ang God-given grace small group, ang amin pong leader ay si Ate Soraida Mejia. Yan. So, pangunahan po tayo ni Ate Heidi Mejia sa pag-aaral. So again, God bless. Saludo po sa mga frontliners. Magpatuloy po kayo. Tayo naman po, igalang natin at bigyan ng respeto yung mga nagbabantay, yung mga sundalo, yung mga barangay. Kung talaga kong maiiwasan na lumabas, huwag na po muna lumabas. At irespeto po natin kung anong itinadhana ng lumabas. Ayan, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.